Noong una kong naramdaman na makikita ko ulit si Cindy, akala ko paranoia ko lang. Yung side ko na mahilig sa mga exaggerating na sitwasyon, pero hindi ko akalain na mangyayari talaga. Nang sumunod na araw ay dumating siya muli, at muli silang dalawa'y umalis na magkasama. Alam kong nababaliw na ako. The worst part is, alam kong nagsiselos akong girlfriend, pero hindi ko alam kung bakit. Gusto kong itigil ang pakiramdam na ito at itigil na lang nararamdaman tungkol kay Alex sa pangkalahatan. Ngunit hindi ko magawa. Something about the thought of them being together, kaya lang nasusuka ako. You should have seen how she was. Nahihiya ka din sa kanya. She makes herself too available. Reklamo ko kay Jojo. They're just really good friends. She was out of town for a while. They're just catching up. Siguro kung nakilala mo siya, baka gusto mo talaga siya. I don't usually dish out compliments, you know. Dagdag ni Jojo. Alex does not do relationships of any kind. You are the longest relationship he has ever had with anyone. She said while keeping her eyes on the tomatoes she was balikating. Pero hindi naman kami ganun. Defensive kong sabi. Exactly, sabi niya. Wala kang dapat pagselosan. Hindi ako nagsiselos, defensive kong sabi. I'm just being curious about the kind of woman who would potentially be my baby stepmother. Nabasa mo na ba ang Cinderella? Umupo ako sa stool at nagsimulang magbilang sa isip ko para pakalmahin ang sarili ko. Hindi ko na alam kung anong mali sa akin. Hindi ko na makilala ang sarili ko. Hindi ko alam kung bakit hinahayaan kung mapunta ito sa akin. Personal niyang buhay iyon. Walang kinalaman sa akin. Alam mo ba kung anong nangyari sa mga magulang ni Alexander? Bigla akong tanong. Natahimik ang kwarto at naglaglag ni Jojo ang kutsilyo. Sa pamamagitan pa lamang ng pagtingin sa kanyang reaksyon, masasabi ko na ito isang bagay na hindi siya komportable. Well, that is very sensitive topic. You should better wait hanggang si Alex mismo ang magsabi sa'yo. Sa halip ay sumagot siya. Bigla ako nagsisi na hindi ko sinamantala ang pagkakataong tanungin siya kung kailan ako nagkaroon. Naramdaman ko may seryoso nangyari sa kanila, lalo na kung sabay silang namatay. Natagpuan ko ang aking sarili na nagbibilang ng mga oras ng araw. Kailangan ko talaga maghanap ng bagong libangan. Maghapon ako nakatingin sa relo ko at nagkunwaring nagbabasa ng libro dahil nakatingin ako sa oras. May lumiwanag sa loob ko na maagang umuwi si Alex galing sa trabaho. Nangangahulugan nito na mas maraming oras ang hindi niya ginugugol sa kanya. Ngayon ay hindi siya pumasok at gumawa ng panibagong sarkastikong komento gaya ng karaniwan niyang ginagawa. Sa halip, parang tensyonado siya at stressed out. Sinubukan niyang itago ito. Kahit na siya ay hindi niya pinapahalata ang galit niya sa akin, nakikita ko iyon. Bakit parang stress na stress ka? Tanong ko sa wakas. Marami akong ginagawa sa trabaho lately. Siguro dahil din sa darating ang ninong ko ngayon. Sabi ni Alex habang sinusuri ang ilang pahinang hawak niya. Mukhang napahalaga niyan. Hindi ka nagre-react ng ganito nung dumating si Justin noong isang araw. Sabi ko. He is practically the one only family I have left except for the baby. Mentor ko din siya. Marami siyang itinuturo sa akin. Paliwanag niya. Inilagay niya ang hip ng mga pahina sa mesa. Parang iniistorbo ko siya. Busy siya at paulit-ulit lang ako nagtatanong. Ang hula ko ay siya ang nagpapakatanga sa'yo. Kailangan ko ba siyang suntukin? Nagbiru ako. Tumawa si Alex. For the first time in a while, nakita ko siyang umiti. Magandang itsura nito kanya. Ginawa niya ang lahat ng iyon sa kanyang sarili. Sagot ng isang boses. Malakas na hakbang ng pahang sumunod. Napalingon kaming dalawa ni Alex sa pinanggalingan ng boses. Zoe, my godfather Sebastian, sabi ni Alex na iminuwestra ang 6-foot dark-haired na lalaki na nakatayo sa harapan namin. Bakit lagi akong nahuhuli kapag gumagawa ako ng mga bagay sa likod ng mga tao? Hi, nag-aalala kong sabi. Nice to meet you, pilit kong ngiti. The pleasure is all mine. I've been waiting to finally meet the woman who are carrying the heir of the entire Forbes Empire. Sumagot siya.
Hinawakan niya ang kamay ko at marahan itong hinalikan. Parang hindi naman siya nasaktan sa sinabi ko. He maintained his cool and looked at me as if he is trying to analyze me. Dapat ba tayong pumasok sa opisina ko? Alok ni Alex. No. How about something a little less formal? Dinner maybe? Zoe here could join us. Mungkahin ni Ninong Sebastian. Tumango si Alex. Mabilis na inayos ni Jojo ang dining table. Sa buong hapunan, negosyo lang na pag-usapan nila. Hindi nga ako nagkamali nung naisip ko na parang stress si Alex. Ang sitwasyon ay tila sa seryoso kaysa mas iniisip ko. Mayroon silang mga investors na kumukuha ng kanilang pera. Lahat dahil sa ilang chismis. Nandito si Ninong Sebastian para tiyakin kay Alex na magiging maayos ang lahat kasama ang pagbibigay sa kanya ng payo. I wonder the Ninong Sebastian even suggested na sumama ako sa kanila. Nakaupo lang ako at nakikinig. Ngunit isang bagay ang malinaw na masasabi ko kung bakit napakalakas ng pakiramdam ni Alex kay Ninong Sebastian. Hindi siya sinubukan na tipaglaban ng alinman sa kanyang mga mukhahi tulad ng ginagawa niya sa karamihan ng mga tao. Nakinig siya. Masasabi kong close sila. Nang matapos kaming lahat kumain, ay nakahinga ako ng maluwag. Nangangahulugan nito na maaari akong bumalik sa aking silid nang walang ibig sabihin na maging bastos. Nakaramdam ako ng tuluyang displaced. Para akong si Donald Trump sa gitna ni Bill Gates at sa iba pang mga matalinong tao. Nagdahilan muna si Ninong Sebastian. Pumunta siya sa restroom. Tumayo si Alex para sagutin ang tawag. I silently excused myself. Ako na lang ang naiwan sa table. Naramdaman ko na dapat inakatanggap ako ng babala kahit isang araw man lang na darating si Ninong Sebastian niya. Hindi ako kadalasang nakakasama sa mga estranghero. Umakyat ako ng hagdan, nakaramdam ako ng bahagyang pananakit sa aking binti. Dalawang pinto ako sa kwarto nang makarinig ako ng mga bulungan. Tulad ng hangal na karakter sa isang horror movie na pumasok sa isang silid kung saan naroon ang pumatay. Nagpunta ako upang mag-imbestiga. Nagulat ako kay Sebastian at Jojo. Nag-pacing up and down silang dalawa, nagbubulungan sa isa't isa. Bahagyang nakabukas ang pinto, ngunit nagbibigay pa rin ako ng perpektong tanawin sa lahat ng pangyayari. Tumayo ako sa likod ng pader at sumilip sa pinto. Akala ko mapagkakatiwalaan kita para tulungan ng batang ito na gumawa ng tamang desisyon. Pabulong na sigaw ni Sebastian. Napabuntong hininga si Jojo na inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang. You know how Alexander can be. He is just like his father. He is every hard-headed. It's not as if I had a say in the matter, sagot ni Jojo. I wonder kung anong pinagtatalunan nila. Anong sinisikap nilang gawin ni Alexander? Napabuntong hininga si Sebastian saka umupo. Napasok na niya ang kanyang sarili sa isang malaking iskandalo. Kung hindi natin iisipin ang isang bagay sa lalong madaling panahon, mawawalan siya ng malaking kliyente. Humalokip-kip si Jojo at sinimulang tapikin ang paa niya. Ito ang pinipilit kong iwasan. Kung kinuha lang niya ang payo ko na mag-settle down and grow up. Karamihan sa mga kliyente niya ay mga kapamilya. Hindi sila kayang respetuhin sa ganitong sitwasyon. Gusto nila isang tao na mas matatag, sabi ni Sebastian. I can't help but feel responsible. Sumama ako sa kasinungalingan kahit na alam kong buhay pa ang tiyuhin niya, sabi ni Jojo. Malapit na niyang malaman. Pakitang taong matanda. Maniniwala ka ba na nabuntis niya ang kanyang may bahay sa edad na iyon? Hindi naman si Alexander ang magiging huling Forbes. Napabuntong hininga si Sebastian. At saka, hindi tayo dapat makaramdam ng sama ng loob tungkol sa alinman sa mga ito. Hindi niya kailanman napagdesisyonan na magkaroon ng anak kung hindi dahil sa kasinungalingan na iyon. Ang batang iyon ang pinakamagandang bagay na nangyari sa kanya. Siguro kapag ipinanganak na siya, I'll finally change his ways. Masasabi kong nagbabago na siya. Nanatiling maayos si Jojo. Inalis lang ang pagbabagong iyon ng lahat ng mga pagdududa na maaaring mayroon ako sa dahilan kung bakit gustong gusto ni Alexander ang isang bata. Hindi lang ako nag-isip na irresponsable siya. It just made him a danger to my child. Baby ko lang naman ang gusto niya
as his insurance policy kung sakaling mamatay siya. I don't know how he managed to screw up so badly. All literally ever had to do was to be born. Nasa kanya ng lahat, dagdag ni Sebastian. Tumingala si Sebastian sa pintuan. Sa mismong kinatatayuan ko, nakatingin kami saglit habang sinusubukan naming dalawa na alamin ang reaksyon ng iba. Shit! Nahuli lang ako ng nag-eavesdrop. Mabilis ako naglakad pagkatapos mula sa pintuan at bumalik sa ibaba. Nang makarating ako kay Alex ay hinihingal ako. Wala na siya sa phone call. Kasunod ko si Sebastian. Siya ay ganap na walang pakialam na parang walang nangyari. I have to get going now. It was nice catching up with you, Alex. Anon siya ni Ninong Sebastian. Nakatayo na kaming tatlo ngayon sa ilalim ng hagdan. Parang nasa phone niya ang kalahati ng atensyon ni Alex. Huwag mong sasabihin kahit kaninong tungkol sa anumang bagay na ngayon mo lang narinig. Mahinang bulong sa akin ni Sebastian. I could threat in his voice. Something told me na kaya niya ang maraming bagay. It was nice to finally meet you too, Zoe. Malakas niyang sabi para marinig ni Alex. Dapat kang bumisita ng madalas, sabi ni Alexander. Pinilit kong umiti nang ilabas siya ni Alexander. Kung susulyapan mo ang buhay ni Alexander at aakalain mo perpekto ito, parang nasa kanya ng lahat. Pero ngayon, napagtanto ko na ang lahat ng kasinungalingan na napapaligiran niya. Hindi ako masyadong sigurado na sinisisi ko siya. Siya ay isang sinungaling lamang sa gitna ng iba pang mga sinungaling. May sinasabi si Alexander na nagpawala sa isip ko. Could you please repeat that? Sabi ko. Nakikipagtelepono lang ako sa contractor. Ang sabi niya, sa wakas handa na ang bahay mo para lumipat ka. Ulit niya. Eager to read of me already? Sarcastikong sagot ko. No, I like having you to close me. Sagot niya. Kung gusto mo ako dito, bakit hindi mo sabihin sa akin? Tanong ko. I don't want to lie to you anymore. Seryoso sagot niya. Sa unang pagkakataon, nawalan ako ng mga salita. Sincere naman siya. Okay. Walang pakialam kong sagot. I guess I'll stay here for a few more days, but only because you want me here. Sabi ko. Good night. Bulong niya. Just like that, wala na siyang sinabi. At nawala na naman siya. Nagising ako ng madaling araw at nagsimulang maglakad pataas at pababa. Hindi mapakali ang isip ko. Hindi ako lubos na masaya sa lahat ng mga desisyon na ginagawa ko kamakailan. Hindi na ako ang kalahati ng pagkatao ko noon. Ang pagiging nasa bahay na walang ginagawa sa buong araw ay hindi ang plano ko na nagpa siya ako magka-baby. Mayroon akong malalaking plano, napalawakin ng aking cafe o lumipat sa mas abalang bahagi ng lungsod. Hindi ko na malayan kung gaano ako naging kaawa-awa hanggang ngayon. Kailangan kong ibalik ang buhay ko sa tamang landas. Halos gumaling na ang binti ko. Hindi ko na maramdaman ng sakit. Ang sanggol ay wala sa anumang panganib. Kinailangan ko magsimulang magtrabaho muli. Bumalik ang isip ko sa conversation ni Sebastian kay Jojo. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin sa impormasyong iyon. Hindi ako natatakot na sabihin kay Alexander, ngunit may tutulong ba sa kanyang impormasyon? I didn't expect na magsisinungan si Jojo sa kanya. Maybe she really did it for his own good. Nag-vibrate ang phone ko sa gilid ng kama ko. Laking gulat ko nang makita ko ang pangalan ng kapatid ko sa screen. Hindi niya ako tinatawagan. Ang tagal ko na rin siyang hindi nakakausap. As far as I was concerned, malamang nasa out of town siya. Kailangan ko pa siyang pasalamatan. Siya nagrekomenda ng doktor sa fertility clinic. Siguro kailangan ko siyang suntukin dahil siya may kasalanan sa lahat ng mga problema ko ngayon. Hello? Mahinang sabi ko sa phone ko. Hindi ako makatulog. Mahinang sagot ni Noah. At bigla mong naalala na may ate ka pala. Sarkastikong sabi ko. Para bang hindi rin ako nag-abalang tawagan siya. Unang-una, mas matanda ako sa'yo ng buong 13 minutes. Pangalawa, huli tayong nagkita last Thanksgiving. We should meet up.
I have a surprise that I think you might like. Git niya. Tama siya. Ang tagal na naming hindi nakikita. At saka, lagi na yung pinapagaan si Mel sa sarili ko dahil sa tuwing nagkikita kami ay lagi siya nakakahanap ng kahit dumper na gagawin. Fine, be here early, at least by 6 a.m. I'll text you the address. Sinabi niya. Binabanan niya ang telepono bago pa ako makapagprotesta tungkol sa oras na inaasahan niya makikita niya ako. Alas 5 pa lang, kailangan ko nang umalis. Kinailangan ko ring isaalang-alang ang oras. Magdadrive papunta sa pwesto niya. Sino umaasang may magigising ng maaga sa Sabado? Bagamat hindi ako mapakali, bigla akong nakatulog. Naligo ako saka nagsuot ng komportabling pares ng maong. Wala akong balak kumain. Hindi ako sanay kumain ng ganitong kaaga. Bumaba ako upang makita na ito ay ganap na medyo. Ang lahat dapat natulog pa ay wala pa rin sa katapusang Linggo. Ayokong gisingin ng sino man. Ipaalam ko na lang sa kanila kung nasaan ako mamaya. Hindi nagtagal ay dumating na ang taxi. Umupo ako sa backseat at pinanood ang mga taong naglalakad na sa kalsada. Ipinikit ko pa mga mata ko para manatiling gising. Hindi nagtagal ay nakarating na ako sa bago niyang apartment. Kinailangan kong pinindot ang pinto ng ilang beses bago siya tuluyang bumukas. Mukhang siya inaantok pa na nakapikit ang mga mata. Nakasuot ng kupas na green na t-shirt at green na pantalon. Anong ginagawa mo dito ng maaga? Tanong niya sa inaantok na tono. Hindi ko masabi kung seryoso ba siya o isa ito sa mga sarcastic niyang biro. Tinanong mo ako dito, bulalas ko. Hindi ko talaga inaasahan na narito ka sa oras. Ibang sinabi sa akin ng mga nakaraang karanasan. Sumagot siya. Natulog ulit ako pagkatapos ng tawag natin. Dagdag niya. Since when I ever late? Tanong ko. Karamihan sa mga kababaihan, lalo na mga buntis. Komento niya. Tinula ko siya at pumasok sa bahay. Habang ako ay may maikli na may kayumangging buhok at kayumangging mga mata, ang aking kapatid na lalaki ay may maruming blanda buhok na mukhang ginintuang sa araw. Maitim na kulay abong pusa na parang mga mata at matangkad at matipuno ang pangangatawan. Laging sinasabi ng aking lola noon na ang Diyos ay gumagawa na ngayon kay Noah at lubusang kinalimutan ako. Nang sa wakas ay natauhan na siya, siya ay pagod na pagod. At dito na po nagtatapos ang part 20 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.